Magandang araw sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng sulok na mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw. Ito mga bro, ay isang area pa rin na nasa gilid ng Sapa. At yan banda, isang napakalaking butik. At yan, and ito, naka-triangulation mga bro. Yan ang marker ng mga Japanese. At ito, butik din. At dito banda, sa ibabang bahagi, may nakita ako bro, isang kakaibang sign. Kung makikita natin, kung sa tingin natin, isa itong nature. Sa paningin ng iba, hindi ito nature mga brother. Ito ay nagpapahiwatig ng isang tunnel ito mga bro, pasukan. At dito may nakakross alignment. Common kasi dito ang mga ganyan na mga sign mga bro, target to treasure. Yan, Sapa ang ibig sabihin ito mga bro. Ito Sapa na nakaganyan, kaganyan na Sapa, target to treasure mga bro. Nakaganyan. At yan ang portal. Ganyan, nasa gilid. Yan ang portal. Hanapin ko kung saan ito banda mga bro. Dahil sa tingin ko dito banda sa right side direction. Yan ang araw mga bro. Ito ang nakakross. Yan ang butas. Yan ang harapin natin mga bro. Hindi yan nature. Nasa gilid ng Sapa na nakakurba. Yan ang tingnan ko. Dito siguro banda mga brother, pag natutunan nyo ang style ng aking decoding, hindi na kayo mahihirapan na hanapin pag ganitong mga site. Ito mga bro, itong lugar ay napakalayo mga bro. Kung nagtaka kayo dahil napakaganda ng mga sign na ina-upload ko, dahil naglakbay talaga kami mga bro sa malalayo na lugar para mapakita ko ang mga uri ng mga sign ng ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Yan. Dito tayo mga bro, sa tansa ko lang mga 50 meters ito mga brother. Ayan, nagsimula ng pakurba ang Sapa. Yan ang bantayan ninyo mga bro. Pag nakakurba na ang Sapa, maghanap kayo sa palibot, dahil ang sign na yun dito natin makikita. Dito nakakurba na mga ang Sapa mga bro. Nakakurba na. Yan. Nakakurba ang Sapa. Dito nagsimula kaming maghanap at hindi nakakamali ang mga sign mga bro. Dahil pag nakita mo ang mga sign, hindi yan nakakamali. Triangulation of stone ang una nating hanapin para matunto natin ang exact location. Ayan mga bro, may
tatlong bato naka-alignment. Tingnan natin. Dito tayo banda. Dito tayo. Dito ang sinasabi kong naka-alignment ng mga bato. Tatlo. Yan yung isa. Basa. Sinimula na basagi ng mga tricerunter. Ayan. Marker ito mga tricer. At dito, may nakikita akong kakaibang sign. Ganyan. Pag ganyan ang nakikita ninyo mga bro na isang triangle, yan ang tinatawag na portal o door. Iba kasi ang mga meaning ng mga sign. Iba-iba. Kaya natutunan nyo yan. Dito. Dito. Dito tayo banda. Napaka walang lugar mga bro. Ayan mga bro. Isang tunnel. Kumaklaro nyo sa camera mga bro. Isang tunnel. Ito ang ibig sabihin ng cross sa gilid ng locking hole, sa gilid ng sapa na nakakurba. Ito yun mga bro. Isang tunnel. Akyat pa kami mga brother sa bangin na ito. Yan yung sapa. At dito ang tunnel bro sa ibabaw. Yan. Ang kalalim mga bro. Isang tunnel patungo doon sa ilalim. Makikilala mo ang isang tunnel mga bro dahil tunnel ng mga Japanese. Maliit kasi ang mga tunnel ng mga Japanese mga bro. Yan patungo doon, maliit. Yan ang mga tunnel ng mga Japanese. Kasya lang ang isang tao patungo doon mga bro. Pero hindi na kami pumasok doon banda. Hindi kami nakadala ng ilaw. Diyan banda mga brother. Malayo pa. Malayo pa dito. Isa itong Japanese tunnel na nasa ito siguro ang tinatambayan ng mga sniper ng mga Japanese nung panahon ng World War II. Dahil tanaw nila ang buong palibot mga bro. Yan. Yan yung pasukan patungo doon. Tama ang sign mga bro. Ito yung tinutukoy ng sign. Siguro sa susunod ko mga vlog papasukin namin to. Magdala kami ng ilaw para explore itong lugar na ito. Yan mga bro. Malalim ito. Patungo doon. Malalim ito mga bro. Ito ay isang Japanese tunnel. Yan. Dito sila nakabantay. Makikita nila mga bro kung may paparating na kalaban. Yan ang napakaganda dito sa ginawa ng mga Japanese. Yan mga bro. Isang bangin. Tanaw nila ang buong palibot.
Yan mga bro, sa susunod kong mga vlog, explore namin ito kung gaano ito ka taas na tunnel. Yan. Maraming salamat sa panonood niyo ng channel ko, Golden Philippines. This is your uncle. Maraming salamat po.